Hello mga palangga, ayan mainit-init na balita, nagbabalik ako ng bonggang-bongga. Kailang malaman ng buong sambayan ng Pilipino ang mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno. So mga palangga, pangalan ng First Lady or aka Mrs. President ay kinasangkapan ng isang PCSO official na nang-arbor ng suspected gun runner. Siguro naman mayroon na kayong description kung sino itong PCSO official. Ang kanyang mukha ay mukhang langka. Oh, tragis. Matindi to si Palangga. Ang kanyang mukha ay mukhang langka. Sino ba yun? May kilala kayo? Sino sa PCSO mukhang langka? Ah, PCSO ba yun? O PCOO ba o PCSO? Gago talaga si Marlica. Oh, mukhang langka. Okay, go. So mga palangga, seryoso po ito dahil usap-usapan ngayon sa intelligence community ang tangkang pag-arbor. Okay? Pag-arbor ng isang opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office or the PCSO para daw pakawalan ang isang Filipino-Indian national na inaresto dahil sa pag-iingat ng matataas o matataas na kalibre at pampasabog sa Cavite City, Webes ng hapon dyan sa Pilipinas. So, matindi ito mga kaibigan ha. Kita nyo ha, hindi nga ako updated dyan pero si Marlica meron siyang ito talaga ano niya eh. Forte niya talaga to eh. Di ba? Forte niya talaga to. Marites talaga ng bayan ito. May nahuling gun runner at sangkot sa mga pangpasabog na mga destruction. Ipapakita natin sa inyo mga palangga ang picture ng nahuli dahil mainit-init ito, wala pa to sa mainstream media, kaya i-share ninyo dahil ang ating mga intelligence ay abala ngayon. Ito po siya. Ayan. Hop. All right. Ang kanyang pangalan ay si Smith Chandramani E. Pum or Pom, okay? 39 taong gulang. Nadakip po siya sa pinagsanib na puwersa ng Intelligence Service of the Armed Forces. Teka, ayan mo, napakita mo natin ang picture niya. Mainit-init pa po yan. Ayan, ayaw po, mukhang ano pa ngayon, may arbora na naganap. Pero may nabuti ng ating puting ahas na ilabas sa taong bayan para malaman ninyo bago pa mag kasundo si Langka at si Babaeng Ahas. So inunahan na natin sila. Ayan po ang nahuli. Wala pa yan sa dyaryo. Nauna tayo ng bonggang-bongga. At ito siya. Alright. So tuloy natin ang balita. So ang suspect mga palangga ay kinilalang si Smith Chandramani E. Pum o Pum, 39 taong gulang, ay nadakip sa pinagsanib puwersa nitong Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines or ISAF. Under sa criminal and also kasama nila dito ang Criminal Investigation and Detection Group or the CIDG. Kasama din nila ang Cavite Police Provincial Office or the PPO and Special Action Force SAF sa bahay nito. SAF no, SAF no. SAF no. O hindi masabi ni Palangga 'yon ha. Oo. Matindi itong si Palangga. Talagang updated na updated, ha? Ah, sige, tuloy pa lang ga, ha? Sa R. Amor, Portofino Street, Barangay Salawag, okay? Nang nasabing lungsod. Alright. So, ngayon pa lang ga, ang ayon sa ating report, ay isinagawa ang operasyon dakong alas 5:20 ng hapon ng June 22 dyan sa Pilipinas sa visa ng search warrant number 2023-09 and 2023-08 na ipinalabas ni Judge Charito Makalintal Sawali ng Tanuan City Regional Trial Court Branch 66. Oh, Tanawan, ano? Tanawan. So, Batangas ito. Oh. Ngayon, mga kababayan, kailangan nyo i-share sa lahat. Dahil bago pa ito nilang
areglohin dahil itong silangka, di umano, ay inaarbor ito at nakikipag-negotiate kay Mrs. Muggs. So nabatid na may intelligence report na natanggap ang mga otoridad na ang suspect umano ang isa sa big time gun runner sa bansa. So ito yung mga nakuha sa kanya. Ito yung mga sumusunod na mga nakumpiska o na huli sa gun runner na nabanggit ayon sa ating puting ahas, sa ating mga intelligence reports. Isang unit 9mm BCG PROSC with SN315267. Pangalawa, isang magazine for 9mm. Pangatlo, 6 pieces live ammunition for 9mm. Number 4, 1 unit of Colt M4 carbine. Number 5.56mm with SN LE107231. Ito po yata ay nabalita na ng GMA7, ano? Hindi lang ako sure. Pero meron bang ibang nakakaalam dito kung ito ay nabalita na ng Channel 7? Para pong nabalita na ito eh. Oo. Number 5, 1 magazine for M4 carbine. Number 6, 28 pieces live ammunitions for M4 carbine 5.56. Number 7, 1 magazine for M4 carbine. Number 8, 28 pieces live ammunitions for M4 carbine 5.56. Number 9, 1 box containing 20 pieces of live ammunitions for caliber 40. Number 10, 1 box containing 12 pieces live ammunitions for caliber 40. Number 11, 1 box containing 50 pieces live ammunitions for caliber 40. Number 12, 1 box containing 40 pieces live ammunitions for caliber 9mm. Naku, ang dami. Number 13, 1 M26 fragmentation grenade with casing. Number 14, 1 unit Coppola TR-12 12GA shotgun with serial number 112. H21YD001520. This is for... Oh, sabi ni, ni Leonor, sabi niya, nabalita na yan sa TV Patrol. So, huli ako. Well, anyway, sige, tuloy natin. For verification pa daw. At number 15, 1 unit STI Duty 1 caliber 40 pistol with serial number KF11098 for verification. Number 16, 1 unit Glock 21 Gen 4 caliber 45 ACP pistol with serial number AGM8057 for verification. And number 17, 1 unit Glock 43 9mm pistol with serial number AGSY091 for verification. Grabe mga palangga, ang daming nahuli sa taong ito at ayon sa ating informer o puting ahas ay kaibigan ito ni Langka na gusto niyang arborin at ginagamit ang pangalan ni Liza Araneta. Matindi, no? Maganda ito mga kaibigan, ha? Ginagamit ang pangalan ni Liza Araneta Smugs. I think mga kaibigan, ano, galit na galit si Liza Araneta dito. Ako sa tingin ko sobrang galit ni Liza Araneta dito kasi hindi niya lang tumagalaw kasi nasa Amerika eh. Di ba? Oh, kaya I don't know kung itong si Marlica ay meron siyang ano, ha? Oh, makakauwi kaya siya ng Pilipinas. Kung talagang matigas ito, uuwi ito at ipapakita niya kay Lisa, nandito ako. 'Yun ang tingin ko dito eh, no? Mukhang oo. Mukhang hindi ito makauwi si Marlica. Sa tingin ko lang, ha. Galit na galit si Liza dito kasi ang dami ng sinasabi nito sa social media eh. Ha? Kahit na si Bongbong kunyari hindi apektado yan pero grabe na galit niyan. Yan ang tansya ko lang, ha. Tansya ko, perception ko. Oo. Ito si Marlica, I don't know kung sino ang nasa likod niya. Kasi ako,
Kita nyo, di ba, nagre-react lang tayo based dun sa kung ano yung lumalabas na mga balita. Pero ito si Marlica, talagang sinasabi niya, hindi. Meron akong first-hand knowledge. Di ba? So talagang matindi yung mga connection niya. May tao sa likod nito. Di ba? O, play. Mugs. Dahil sa mataas na kalibre ng mga baril at mga granadang nakuha sa suspect, nagsasagawa na rin ng masinsinan pang investigasyon ang pulisya upang mabatid kung miyembro ba ito ng Al-Qaeda terrorist group. Sobrang dangerous po kung ganito ang klaseng taong nahuli ng ating mga police, okay, ng ating mga mga police. Sinabi sa report na ipinadala rin sa tanggapan ng CIDG Chief General Romy Karamat na bukod sa search warrant, ang ginawang pagsalakay ng pulisya ay armado rin ng body cameras upang matiyak na naaayon sa itinadhana ng batas ang naturang raid. Batid umano ng mga otoridad na ma-influence. Walang ya. Ano ba yan, Marlica? Kala ko ikaw ang unang nagbalita pero parang binabasa mo sa balita ng iba. Loko talaga. Siguro ang alam niya lang dito, ina-arbor nga, no? Siguro nga, may basihan siya doon na ina-arbor ng taga-PCSO. Hindi natin alam, di ba? Oo. Pero yung balita mismo, mukhang binabasa niya lang sa ibang network, eh, oh. Oo. Siya ang suspect hanggang sa makarating sa report ng isang mataas na opisyal mula sa PCSO ang tumawag umano kay PNP General Benjamin Acorda Jr. upang i-vouch ang suspect. So again, ang description ng PCSO official, ang kanyang mukha ay ipinaglihi sa langka. At tinawagan ng PNP chief natin para i-arborin itong suspect na ito. Katunayan, sabi ng langka doon sa kanyang kausap, ay kaibigan daw siya ni First Lady o Mrs. President Liza Araneta Marcos. Kaibigan din daw siya ni Justice Secretary Bongjing o Boying Remulla at marami pang mataas na opisyalis ng pamahalaan. Imagine ninyo, based sa description, ang PCSO official na hugis lang ka ang kanyang mukha ay ipinagyabang na kaibigan niya si Liza Smugs, si Remulla at kung sino-sino pang opisyalis. Tinawagan naman nun ni Acorda si CIDG Chief Karamat upang alamin ang status ng kaso ng suspect at pinanindigang lehitimo ang naging operasyon ng mga pinagsanib puwersa ng pamahalaan. Bukod kay Acorda, mga palangga, maging ang number 2 man ng PNP na si Lieutenant General Rodel Sermonia, kilala natin to, Deputy Chief for Administration, ay tinawagan din ng PCSO. Walang ya, Marlica. Parang palangga, ginagaya mo talaga yung mga style ko, palangga. Bigla ka naging ganyan, magbababasa. Palastik. Yung nakalipas talaga namin ito. Maraming natutunan to nung nagsasama pa kami ni palangga. Loko talaga to si Ma. Sige, tuloy mo, palangga. Ha? Official. Oh. Nako, matex nga si Sir Rodel. Oh. Anyway, ang insidenteng ito ay nagbigay ng iba't ibang reaksyon mula sa intelligence community, higit lalo sa mga composite team na kasama sa nagsagawa ng raid sa bahay ni Amit, yung suspect. Unang komento umano ay bakit kailangang makialam ng isang PCSO na hugis lang ka ang mukha, gamit pa man din ang pangalan ng First Lady at DOJ na DOJ Secretary. Ikalawang po na, mga kaibigan, hindi biro ito, ha. Isipin mo yun. Kung totoong ito, mga pinagsasabi nito ni Marlica, kung totoong ginagamit yung pangalan ni Liza Araneta dito, talagang ano to? Di ba? Dapat ito, may pananagutan si Marlica dito. Kung hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat ito, mangialam si Liza Araneta dito. Di ba? Dapat ito arestuhin ng mga otoridad si Liza Araneta. Kasi hindi biro yan, ha. Isipin mo, gun, ha? Smuggler o dealer o kung ano pa, posible pa sa involved pa daw, may sinasabi pa si Marlica na posibleng involved sa Al-Qaeda.
Grabe, hindi ano yan, hindi normal ito. Dapat ito imbestigahan, mga kaibigan. Oh. Your horses, mga palaga. Ikalawang puna ay anong meron, sabi ng mga polis natin, anong meron sa suspect at nataranta ang PCSO na hugis lang ka ang mukha at umiikot ang kanyang tumbong sa pagka-aresto nitong si Amit. Alright? Oh. So maliban dito, mga palangga, karamihan sa mga kasama sa composite team na nag-raid sa bahay ng suspect ay dismayado, gigil sila. Dahil sa halip daw na purihin sila ng PCSO official na hugis lang ka ang mukha, ay ipinapalitaw pa na sila pang mga polis at militar. Ay pinapalitaw na sila pang mga polis at militar na gumaganap lamang sa tungkulin ang ginagawang masama sa mata ng publiko at sa mata ni First Lady Liza Araneta Marcos. So hugis lang ka, kailangan malaman to kasi titwist nila to. So binabaliktad nila ngayon yung mga hardworking polis natin. Mm-hmm. Na tagapagtanggol, tagaprotekta ng bayan, yung mga matitinong polis natin, binabaliktad nila ngayon, nilangka. At baka makipagsabuatan din itong si Hitad, Lisa Smugs, dahil magkasosyo sila yan sa mga kasamaan nila . Kaya ngayon, alam nyo na. Kaya na-intercept na natin sila, kung may gagawin sila, maliwanag pa sa sikat ng araw na may na masisindak sila dahil naulat na natin sa inyo. Oo, pero ako, mga kaibigan, ha, yung akin lang dito, my friends, is that, enemy of my enemy, di ba? Is my friend. Pero at the end of the day kasi, yung logic lang lagi ng iniisip ko dito, sabi kanina, magsama kami ni Marlica. Lama problema, kung magiging guest lang, mag-uusap. Pero, alam mo, pagdating sa dulo kasi, yung point ko, Duterte ito . Di ba? Sabagay, kasi yun naman ang ano nila . Ako kasi Lenny ako. Ang problema kasi, mga kaibigan, number one din ito makapanira kay Lenny. Di ba? Pero kung ang usapin, mga kaibigan, ay patungkol dito kay TN Trio, doon sa Mandamus Petition, at makakatulong sila, why not? Di ba? Pero kung usapin ng papunta na yan sa benepisyo, kasi sino ba ang magbibenepisyo nito? Baka naman magbibenepisyo si Sarah dito. Di ba? Yun yung siyempre dapat magprangkahan. Ano ba yung benepisyo nito? Para ba talaga sa bayan? Kasi halimbawa, sinasabi natin, sige, ganyan. So ano ba masama ang tingin natin kay Marcos? Pero sinabi na namin kasi yan prior the election. So bakit mo lang ngayon na pagre-realize yan? Wala pa naman isang taon yung tao. Diba? Hindi naman kami ang nagkamali dyan. Nireto nyo yan sa bayan . Tapos number one, ano ba yung stand mo? Kanino ka ba talaga? Kasi ma-reach natin yung ganyang goal. Ha? Tapos kinabukasan, na-reach natin yung goal mo, sisirain nyo na naman si Lenny Robredo. Yun kasi yung number one na question dyan. Diba? Yun yung question ko sa kanya. Kaya nga, tingnan nyo ha, naalala nyo, sinabi ko sa inyo na nag-una sila, nireview natin yung conversation nila ni Glenn Chong ng live. Okay naman, di ba? Live sila nag-uusap ni Glenn Chong. Di ba? Sabi, meron akong testimony, ganyan, o meron akong ipapasabog. Di ba? Pero ang point nga, sabi ko, kung ano yan, kung he says, she said yan, hindi ano yan, hindi powerful sa korte yan. Anong ginawa ni Attorney Jose nung gines natin siya nung nakarang linggo, nung Merkules? Ha? Confirmed. He said, she said, di ba? Andito sila Raquel, andyan o sila Leonor. Anong sinabi ni Attorney Jose? Sinabi ko na yon sa inyo before pa nung nireview natin itong si Glenn Chong at si Marlica. Di ba?
Yun lang lagi ang tinitingnan ko. Anong motibo? Oh. Di ba? Yun yung point. So, anyway, sa ngayon, malaman natin sana kung ano yung goal nyo. Anong goal nila na Maharlika dito? Gusto nyong gibain yung Marcos. For what? Di ba? Kasi, paano namin kayo sasamahan dyan? At the end of the day, ilalagay nyo ulit Duterte. Di ba? Kung magkaroon tayo ng reform, katulad dito, malino naman, sinabi ng Tientrayo, ang goal nila is reform for the election. Mag-election lang. Yung COMELEC. Pero ito, mukhang iba ang goal nila eh. Gibain ang gibain si Marcos, pagkatapos, ipapalit si Duterte. Di ba mga kaibigan? Yun yung duda ko. Ngayon, si Marlica, kung willing siya, wala naman problema, mag-usap tayo. Oh. Kung gusto ni Marlica, mag-livestream kami, mag-multi-streaming kami dalawa. Di ba? O, gagalang ko naman si Den. Yung mga alaala ng ating pag nakalipas. Langga. Ah, hindi, sandali. Tapusin muna natin ha, oh. Ayon sa ating mga pulis, huwag naman sana kaming baliktarin dahil magkakaalaman tayo dito pag binaliktad nyo kami ng bonggang-bongga. Ako yung word ko yung bonggang-bongga. So ngayon, galit na galit ang mga opisyal na source natin. Bakit kailangan tawagan at ang First Lady at arborin itong suspected terorista, gun runner o kung ano paman. Di ba mga palangga? So, bukod sa body cameras, binasahan din siya yung suspect ng kanyang Miranda Doctrine upang ipaalam ang karapatan nitong manahimik at kumuha ng abogado. Sa kasalukuyan ay nakakulong sa Southern Police District Headquarters sa Bonifacio, Taguig na kinasuhan na ng paglabag sa RA 9516 or Illegal Possession of Explosives and Violation of RA 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So tandaan niyo palangga, wala pa to sa media. Baka nababayaran muna ang traditional media, pero wala na. Naiulat na ng lola ninyo. Alam niyo mga kaibigan, putragis na Marlica to. Siya lang yung nakakapagpatawa sa akin ng ano eh. Yung, siya, hindi. Siya lang yung nakakapagpangiti sa akin yung mga expression niya na yan. Di ba kay Badong natatawa? Nabibwisit ako kay Badong, di ba? Kala Margorilia. Pero si Marlica, pag gumaganyan-ganyan siya, natatawa ako. Alam niyo yung parang kunyari lang. Di ba? Parang, ano ba ito, serious? Di ba? Gago ka talaga, Marlica. Ah, di, walang problema sa akin. Marlica, ano, invite natin si Marlica minsan, no? Eh, PM ko nga to, palangga, naalala mo pa ba ako? Pwede ba tayo mag-livestream? May pag-livestream ako dito, susubukan ko, ha? Susubukan kong gamitan ng ESP to. Tinininin, palangga, oo. Di ba? At makikita nyo, tatanungin ko, galit ka ba kay Lenny Robredo? Ayan, tama yan. Bakit gano'n ang mga binitawan mo kay Lenny? Eh, wala namang, mag-uusap lang kami. Diba? O ngayon, syempre, wala naman kami dyan kasi gusto naman namin yan na malaman ng tao kung anong kabulukan na nakikita mo sa mga Marcos. Kasi kami, alam na namin yan ever since eh. Eh kayo, tinuloy nyo pa rin. Diba? Yun ang sasabihin ko sa kanya dito eh. Oo. At least may idea ka na, Marlica. Palangga. Sabi ni Arwen Nordhoff, is she really your palangga? Oo. Hindi nyo pa po ba alam na ano ko to, childhood sweetheart ko to si Eden. Childhood sweetheart ko to si ano, Dindin. Noong araw po, nagkakating kami nito ng sabay ni Dindin. Tapos, nagpapabuhat po ito sa akin para tumawid ng bakod. Siyempre magkakating kami, makikita kami ni ma'am pag sa gate kami dumaan, di ba? Sasabihin sa akin ni Dindin, palangga,
sabi niya. Sabi ni Dindin, palangga yan eh. Malambing to eh, sabi niya. Palangga? Alsa hamang kubi? Sabi ni Dindin eh. Alsa hamang kubi? Sabi ni Dindin yun eh. O di, umupo ako. Sabi ko ganun, sige palangga. Patong ka na sa balikat ko. Sa batok ko. Pinapatong ko siya sa balikat ko. Di, sabi ko ako. Oh, palangga. Sabi kong ganun. Ano to? Sabi kong ganun. Ah, kakaiba yung panty mo, parang leather ah. Sabi kong ganun. Kasi siyempre mararamdaman mo, nakapalda ka, di ba? Yung mga nag-aaral noon, nakapalda yan eh. Umupo yan sa batok ko ngayon. May naramdaman ako. Sabi ko, palangga, kakaiba yung panty mo ah. Parang leather. Sabi kong ganun. Binuhat ko ngayon si palangga pag tayong ganun, di ba? Oh, naakit na siya sa bakod eh. Tutulak mo pa yung puwet niya para makaahon. Nakita ko ngayon, butas pala yung panty ni Palangga. Grabe si Palangga. Oh, sabi kong ganun. Ay, kaya pala parang leather to. Parang leather yung panty na Palangga ko ngayon. Oh, di. Eto na. Oh, ayoko. Aakit ako ngayon ng bako, di ba? Susundan ko siya. Pagbagsak namin ganyan, may baon yan, lagi si Palangga. Kilala ko to, pag nagbaon to, pinarak. Nigrita to nung araw eh, nigrita to, patpating bata to eh. Oh, si Dindin. Oh! Ngayon, eto na. Oh. Tapos eh, nagpapaalam kasi sa akin to, may plano talaga siyang pumunta ng Amerika, mag-asawa ng, di ba? Gusto niya talaga apam. Pero inaano niya na sa akin yun. Si, parang alam niyo yun, parang inaano niya na kinukonsepto niya na sa utak ko na hindi kami magiging forever. Walang forever talaga. Oh. Tapos ito na ngayon, mamasyal kami ni Dindin. Oh. Di ba? Pasyal kami niyan. Pupuntahan namin yung punong mangga. Doon kami. Tapos sabay kami kakanta, iuukit namin yung pangalan namin din. Kung maalala mo, inukit natin din yung pangalan natin dun. Eden, love. Nakalagay yun din, sinukit mo yun din. Eden, love, Nonoy. Nakalagay dun. Tapos kumakanta kami, kumakain kami ng ganyan. Siyempre may baon siyang pinarak. Alam niyo yung pinarak? Yun ang ulam namin. Sasabihin ni Dindin, palangga, ilabas mo na yung kanin na tutong. Siyempre alam niya, paborito nito ni Palangga din din nun, tutong eh. Kasi ito yung mga paborito niyang request sa akin nun. Pagka daw magbabaon, kailangan daw yung tutong. Lalabas namin yung tutong na ganyan. Oh. Tapos eh, kakanta kami ngayon. Sabay pa kami yan eh, may song hits nun eh. Kung sino yung mga panahon na yun, baka hindi nyo alam, wala pa mga Spotify, wala pa yan, wala pang mga YouTube. Panahon namin ni Dindin, song hits. Sabay namin kakantay ni Dindin yun. Panapanahon ang pagkakataon, maibabalik ba ang kahapon? Kanta namin ni Dindin yan, duet yan. Natatandaan mo pa ba? Inukit mo sa punong mangga. Oh, yung inalay kong bumamela. Din! Sariwain mo, din! Huwag mong pagbulag-bulagan sa sarili mo. Kilala mo ako, din! Oh! Din! Alamin mo, alam mo yan sa sarili mo. Kahibalo ka, gidna bala. Dumduma bala? Akala nyo ah. Din! Sabi ko sa inyo eh. Tatandaan mo pa ba? Inukit ko sa punong mangga. At ang inalay kong gumamela. Ganon! Sabi ko sa inyo eh. Nananananan, bulaklak. May asawa na to si Din, may mga anak na. Yun nga sinabi niya eh. Ah, sinusubuan, nagsusubuan kami ni Din. Oo. Alam niyo yung pinarak?
Yung pinarak, mga kaibigan, yan yung mga... Oh, bukayo, alam nyo, bukayo, di ba? Yung bukayo, ano yun eh? Yung, tawag dito, yung nut, no? Yung nut meat, yung buko, no? Yan, yan, yan. Yan, yung gagawin mong bukayo. Yung pinarak naman, asukal lang yan, ha? Yung asukal na, ano ba yun? O, basta pinarak, bahala na kayo mag-research. Paborito ni Dindin yun. Kapag inulam na ni Dindin yun sa tutong, susubu-subuan ako ni Dindin. Din, nalimutan mo na din. Din, sinusubuan mo ako noon, nung tayo pa. Sinusubuan ako nito? Noy, sabi niya, Noy. Po, ano pala? Sabi ni Dindin. Magaling to si Dindin talaga. Mag-sweet to, sweet. Ka, ano bala? Sabi ni Dindin. Papaanoy pa niya ako, oh. Oo, nagugulat nga ako eh kung saan-saan galing yung kamay nito ni Dindin. Susubo sa akin eh. Oh, sweet talaga to si Dindin. Oo. Oh. Ay, nako. Patapusin nga muna natin. Din, loko ka kasi. Hindi ka pa nga tapos. Ano ba yung mga pasabog pa muna, ha? Mamaya, itutuloy ko sa inyo. Ah. So, kompleto ang Intel report at profile nitong suspect. Oo. Sabi ng ating mga kapulisan, sana bago umarbor itong opisyal na ito na hugis lang ka ang mukha ng PCSO, right? Oo, natin sa pamahalaan, alamin muna nila ang background ng inaarbor nilang suspect. Yun po ang sabi ng isa sa mga team leaders, team leader na nagsagawa nitong or part of the composite team na nagsagawa ng raid na ito, mga hitad. At dahil dito, maging ang ESAF at National Intelligence Coordinating Agency ay nakabantay na rin sa kasong ito dahil bukod sa anggulong terrorism, may anggulo ring international drug syndicate ang kanilang binubusisi, lalo't galing sa rehab center ang suspect. At kaklase umano ito ng kamag-anak ng PCSO official. So nakita niyo palangga, grabe. So now alam niyo na, so ito yung litrato, nahuli, hindi pa nila binabalita. Mm-hmm. Ayan po, ayan, ating mga kapulisan na mga mababait. Mm-hmm. Ayan siya, ayan yung hinuli. Mm-hmm. Ayan ang list of yung binasa ko kanina. Alright. Alright. So ngayon, ano? Alam niyo na. Oh. Alright, kung ano ang laro ng mga taong gobyerno. Grabe ka agad din, no? Oh. Yan ako bilib sa'yo. Magaling ka talagang ano eh. Magaling talaga tong baby ko to eh, si Dindin. Baby ko to nung araw eh. Oh, tragis ka din. Di ko akalain na magiging ganyan kaka-hustler. Oh. Diba, hindi ko akalain na magiging ganito kaka-hustler to kasi... Sumasandal lang to sa akin noon eh. Oo. Oh, para kaming Bonnie and Clyde noon eh, nung araw eh. Para kaming Bonnie and Clyde dito eh. Sa akin na sumasandal ito. Oh. Oh, tragis sa akin. Ngayon, sobra na. Ibang-ibang dimension si Dindin. Grabe ka din, oh. Ibang klase yung pagka ano niya eh. Oh, minana niya yung talagang ika nga yung bagsik. Oo, ng mga iniwan ko sa kanyang lapot. Matindi ka talaga din. Bilib na ako sa iyo ngayon. Ah, sige din. Tuloy mo din. Although right now, ah, nagmi-meeting sila. Mm. Nagbi-brainstorming sila kung paano nila pagtatakpan ito, kung paano nilangka. Maybe ng PCSO ni Smugs o ano pa man. Sige, let's give her ano the benefit of the doubt kung paano nila tatapalan ang traditional media. Mm-hmm. Kasi kung ang mga medyang ito ay sabik, like ako, oh, sabihin sa taong bayan na ito ang tunay na nangyayari, wala na akong patumpik-tumpik pa. Right there and then, iuulat natin. Kung wala akong vested interest dahil ako'y binabayaran ni Smugs o ni kanino man, o ni Chelo o kanino man. Chelo. So kaya pinapaalam ko na sa inyo, andyan yung ebidensya, hindi pa po nauulat sa mga pahayagan o kung saan pa man. So now you know.
Nakakalungkot, pero dapat lang talaga malaman ninyo kung ano ang nangyayari at protektahan din natin yung ating mga pulis. Ito mga team na mga nabasa ko kanina dahil ginagawa lang naman nila yung kanilang trabaho. At mga sir, mga ma'am, congratulations. Saludo po ako sa inyo. Please, huwag niyo po ibenta ang inyong dignidad, ang inyong profesyon. Kahit pa pag kinausap kayo ni Mrs. Muggs o ni Mrs. President, itayo niyo po ang inyong dignidad, ang inyong karangalan, ano niyo ang inyong pamilya, protektahan niyo at sambayan ng Pilipino in the first place. Nandiyan po kayo, nag-aral kayo, nagsumikap kayo, kung ano man yang naarok niyo sa buhay ninyo, kung ano man yang posisyon niyo sa buhay ninyo. Putragis talaga, bilib na ako talaga. Ibang klase si Dindin. Oo. Mga kaibigan, di ba? Iba ang aral kay Mab eh. Iba ang aral mo din. Iba talaga pag natuto sa akin eh. Kaya nga delikado pag babae natuto sa lalaki. Ibang klase ka din, di ba? Oo, kaya ayokong yung magjojowa ako tapos ituturo ko yung mga galawang ano ko. Yung mga galawang alam nyo na. Huh. Iba eh, kaya ayokong ano eh, kasi alam nyo, lahat ng mga lalaki, di ba, mga Samson, Delilah lang ang kahinaan eh. Mahirap pag nakabisado ni Delilah ang galawan ni Samson. O, ibang klase si din, ano, di ba? Well, anyway, mga kaibigan, going back to the main issue here. Eh kung totoo na ito ay makukonfirm ng intelligence na talagang itong si Lisa Marcos ay ginagawang protektor nitong mga involved sa ganitong klaseng kalakaran, delikado ito. Kasi anytime pwede nilang mailink sa, di ba? Pwede nilang gamitin ito, i-activate ito kung sakaling gusto nilang gumawa ng senaryo. Senaryo na pinakamalupit na pwedeng mangyari. Ito, conspire, rasituri ko lamang ito ha. Ito ang senaryo. Pwede silang manggulo at ituturo nila ngayon sa oposisyon. Dilawan na naman ito. Di ba? Yan ang senaryo number one. Kaya good thing na somehow nakikita nating tahimik itong Madam Beautiful Beloved President Leni Robredo. Di ba? Maganda minsan na tahimik siya. Kasi scenario number one yan. Pwedeng manggulo ito, may i-activate, vice versa to eh. Both parties ito pwedeng maggamit ito ng puwersa. Okay? Scenario number one, i-activate ni Lisa Smugs. Kung totoo ha, kung spy, rasituri. Ha? Kung totoo, i-activate nitong kampo ni Marcos na sila, sige, manggulo kayo dyan. Ha? Then later on, ituturo ito sa scenario number one na dilawan o oposisyon. Okay? Good thing na tahimik ang oposisyon. Good thing na tahimik ang ating beloved, beautiful President Leni Robredo, di ba? O, scenario number one, medyo lihis, di ba? So, scenario number two, sasabihin nila ngayon na mayroon na namang rebelde. Okay? Rebelde. Kasi hindi niya basta pwedeng hindi niya pwedeng bastang ituro ang Duterte, ha? Kasi an act of war yan. Pag tinuro mo kagad ng Duterte, an act of war. Oo, gera yan. Oo, gera yan. So, scenario number two yan, okay? Now, ito ngayon yung malupit. Kapag ito'y kinounter ng Duterte, mga kaibigan, nag-activate din. Again, ha? I'm talking of what? A conspire rasituri. Itong Duterte, inactivate halimbawa yung tropang Mindanao. Ha? Number one, sinong i-activate ni Duterte? Nurmiswari forces. Ito conspire rasituri, ha? Sino pwede niyang i-activate? Nurmiswari forces. Di ba? Pag inactivate niya yan, sino ngayon ang sisisihin?
sisisihin ulit gobyernong Marcos. Di ba? Gobyernong Marcos ang sisisihin. Gulo ito, mga kaibigan. So, both parties dito, mga kaibigan, ay nag-aabangan ito. Ito yung sinasabi natin before election na sinasabi ko, wag, kasi magkakagatan yan. Magkakagatan yan. Itong Duterte, ginagamit lang itong Marcos. Itong Marcos, he thinks that magagamit niya Duterte. No. Parehas yan. Parehas mo, walang tiwala yan. Parehas silang pailalim tumira. Di ba? For an obvious reason, my friends. For an obvious reason. Pangarap ng Duterte na sila ang humawak. Yan talaga ang pangarap ng Duterte. And I think, nagkasundo lang sila, palagay ko lang ha, conspire si Turi again. I think, nagkasundo lang sila for the obvious reason na, sige lang, kasi baka gusto lang nitong maging presidente para makuha yung mga nakatenga nilang yaman sa abroad. Ha? Again, conspire si Turi. Ha? Pwedeng ginawa itong Maharlika Investment Fund na ito para hindi obvious. Ha? Ano yung narrative? Magpapapasok sila ng investor. Correct? Ng investment. No. Magpapapasok sila ng investment. And where will it come? It will be coming from. Oh, conspiracy theory again. Coming from the fake foundations of Imelda Marcos. The fake shell companies of the Marcoses. Tumubo na yung pera nila eh. Yung mga ninakaw nila sa Pilipinas, kung conspiracy theory, kung nakuha na since na nag-travel na si Bongbong, pumunta na siya ng Switzerland, he can able to release those funds. Kailangan nila ng gateway facility. Ha? So, pwede nilang padaanin dyan sa Maharlika Investment Fund na yan. Ha? Again, kung in a good term, kung in a good way, na gano'n ang mangyayari. Papapasukin nila dyan yung mga ninenok nilang tumubo na. Pumunta si Marcos ng Switzerland, pumunta na si Marcos ng Amerika. Probably, hirap na sila ngayon kung saan nila padadaanin yung pera. Legally, gagawin nila yan by means of Maharlika Investment Fund. Kunyari, may investor. At the end of the day, laundered yung pera. Ilalabas ng investor yung pera nila, hindi na sa pangalan ng mga shell companies nila o mga aliases nila. Di ba? Ngayon, what will happen with the money coming from the government? Ah, baka madamay yun. Kasi alam nyo, walang kakontentuhan ang buhaya eh. Ang buhaya, mga kaibigan, pag lumamon yan, buo. We do not know. And we hope, sana, magtira sila para sa bayan. Itira nila yung para sa bayan. Sana, pakitain talaga nila kahit konti ang bayan at ibalik nila sa kaban kung may puso pa sila. Diba? Conspiracy theory yan. Oh. Now, bottom line, mga kaibigan, kapag hindi natupad nito ng Marcos, kasi nga, number one, paano niya bubusugin yung mga sumuporta sa kanya? Paano niya bubusugin? And I think, sa palagay ko, baka hindi purpose ng Marcos yung power na mag-serve sa people. Baka hindi yun ang purpose niya. Another theory yan. Baka ang purpose niya is to get their hidden wealth. Ha? I-launder nila, mapakawalan nila legally. Oh. So kung yun, mga kaibigan, eh halimbawa, na-realize itong Marcos, ito ngayon yung pinakamalupit na conspiracy. Kung ma-realize ng Marcos na nalaman ng Duterte na marami silang nakuwang pera, na ipasok na nila yung mga nakulimbat nilang pera sa ibang bansa, pag naisip ng Marcos na baka pag pumalit ng Duterte, i-hold ng Duterte yung pera nila. I-freeze ng Duterte yung pera nila. Oh. Diba? I-freeze ng Duterte yung pera nila. Baka hindi nabitawan itong Marcos ang posisyon. Yan ang delikado ngayon. So, mag-aaway sila. Si Gloria ngayon, kanino siya?
If the price is right. If the price is right. Eh, si Marcos nakuha niya na eh. Ang laking pera niyan kung na-release nila yung mga hidden wealth nila. At mailalagak nila diyan sa Maharlika Investment Fund na yan. Di ba? Yun yung point. Bottom line ngayon, mga kaibigan, ano mangyayari? Legal na legal ngayon. Yung ginawang panggagamit sa atin nitong mga damuhong mga dynasty na to. Si ordinaryong Juan de la Cruz, kamusta buhay? You really think kukunin nila yung pera na yun para pamigay sa tao? No way. Ha? It's for their own self-protection. With the use of those money, they can buy anybody here. They can just easily buy anybody here. Sa sobrang laki ng tubo ng pera na yun, conspire si Turi. So ngayon, mga kaibigan, they are now preparing for a war within. Kasi nga, simple lang, alam ng Marcos paano patahimikin ng Duterte, bigay si Digong sa ICC. That is the fear of Duterte right now. That is why, sige, itong Duterte, naghahabol ito. Kasi kung hindi nga niya magawa na mapapalit yung anak niya, wala na si Gloria eh. Binaba from senior deputy speaker to deputy speaker only. Wala na mag-o-overtake. Paano mo i-impeach yan? Diba? Itong Duterte ngayon, probably trying to what? Trying to, diba? Dance with the rain. Trying to dance with the rain. Eh, hindi niya ngayon magamit tong dilawan kasi binaboy niya ng gusto eh. So, trying to what? Ride. Ride with the tide. Eh, hindi niya malabanan yung alon eh. So, ride with the tide. Kung anong alon ang pwedeng bumangga sa mas malaking alon. And he is thinking, conspiracy theory, and they might be thinking that only the forces from the opposition, from the force of Lenny Robredo, yung makatapat ba? Yan yung makatapat. Yan lang ang puwersa na pwedeng tumapat dyan. Now, mga kaibigan, saan tayo tatayo? Saan tayo titindig dito? Okay? Tumitindig tayo dito sa legal na pamamaraan. That is why we wanted na, sige, bahala na kayo Duterte Marcos kung anong gusto nyong gawin. Kasi huli na para sa amin yan eh. Anong gusto nyong gawin? Anong gusto nyong maging dito? Desisyon? Bahala na kayo dyan. Basta kami, ang gusto lang namin dito, itong COMELEC, baguhin natin. In fact, mga kaibigan, kung si Lenny ang papanigan nito pareho, wala silang wala rin silang tiwala kay Lenny. Pero I think, one of them, kapag bumaliktad ng tawagan, may nakonsensya, halimbawa, sinabi na, may nagkaroon talaga ng dayaan, magkukonside kay Lenny ang isa dyan. Makikipag-conspire ang isa dyan kay Lenny. What? Sasabihin, sige, may kapalit yan. Makikipag-conspire ang isang grupo dyan. Halimbawa, naglakas ng loob ang taong bayan, umalma tayo, napilitan itong COMELEC to declare a failure of election last 2022 election. Ha? And pag ginawa niya yun, magtatawag yan ng re-election, ng snap election. The possibility of madi-disqualify itong dalawa. Kapag nanalo, obviously, ang Lenny, isa dyan ang magko-conspire kay Lenny. Mag-uunahan niya kung sino ang maglalaglagan sa kanila. So, magdo-domino effect yan. That's again another theory.
Oh. Pero ang pagandaan natin, mga kaibigan, oo. Di ba? Ang pagandaan po natin, mga kaibigan, yung naiisip nilang worse at kadimonyuhan, yung manggulo. Magiging casualty po ang mga ordinaryong Pilipino. Kawawa po ating bayan. Kawawa. Isipin mo to, if yung Marcos merong, kung totoo merong ganitong access, may contact sa mga ganitong gun na smuggler na ano pa, yung narinig natin kanina, Al-Qaeda. Diba? Isipin mo yung ganong paratang. Eh yung isa naman, paano yun pag gumamit ng Nurmiswari yun sa, o kaya ng maute, biglang mabuhay, tsaka yung mga NPA mabuhay. Delikado, to, delikado tayo mga kababayan. Eh ako bilang isang ordinaryong tao, ay tako, pabayaan ko na sila dyan, mag-away sila. Wala tayong magagawa dyan eh. Diba? Wala tayong magawa, mag-away sila. Basta tayo, mga kaibigan, doon lang tayo sa manatili sa tamang disposisyon. At anong disposisyon natin? Well, we believe na dapat yung ano, justice system natin manaig pa rin. Hindi naman kasi tama yung ginagawa nila na protektahan lang yung kanilang mga dinastiya. Di ba? Magiging casualty tayo. That is not right. Di ba? So, yun lang. Ha? Delikado ito dahil marami palang mga ganyang armas. Ha? And kung ganyang karaming armas, ha, ang lumalabas dyan sa ating community, sa komunidad, where can we stand safe? Diba? Paano pa tayo magiging safe nito, mga kaibigan? Diba? Kung sila lang sana, wag na lang kaming idamay eh. Yun lang sana kung kayo na lang. Kasi kayo lang naman na nangarap niyan eh. Na maging makapangyarihan kayo pareho eh. Alam yan. Oh. Alam yan nitong Marcos talaga na hindi si Lenny, hindi tayo ang banta sa kanya. Ang banta sa kanya, puwersang Duterte talaga. Walang ibang banta sa Marcos ngayon. Kita mo nga, matalino nga, di ba? Inunahan si Gloria kasi si Gloria lang pwedeng magamit dyan eh. Oh. Inunahan. Oh. So ngayon, well, anyway, nandito na tayo eh. Hindi na tayo makakabalik pa. Oh. Kaya sa mga kababayan natin, kapit, no? At magdasal. At syempre, makialam kung dapat makialam. Specifically, especially, dito po sa nangyaring dayaan noong 2022 election. We have to reform our voting system. We have to remove this Smartmatic. Delikado itong Smartmatic na to. It can be controlled. So, maayos lang natin. May balik na natin yung para sa atin. Kasi kung may kumita na eh. Kayong mga nag-conspire dyan, kung alam ninyo kung ano yung mga conspiracy dyan, sino mga nag-conspire dyan nung una, ah, kung isa kayo dyan, please help your country naman. This is our motherland. Hindi ba kayo nakukonsensya? Hindi ba kayo naaawa? You have your grandchildren's here. You still have your grandchildren's future. You still have your, di ba? Relatives' future here. Di ba? Ano yan? Iiwanan nyo na lang? Kayo-kayo lang ang maliligtas? Paano yung mga pinsan nyo? Paano yung mga ano nyo? Mga kapatid nyo? Lahat ba yan matutulungan nyo? Paano yung mga kamag-anakan nila? Kakaawa naman. So, sana po, ha? Eh, makonsensya. Yung mga dapat makonsensya dito po sa kalagayan na ito ng ating bayan. Kahit ikaw, hindi mo kailangan maging dilawan. Look at what's happening. Eh, coming from the mouth of your former supporter, look at them now, fighting each other. Diba? Fighting for what? Fighting for the position. They're not fighting for the people, for the people's benefit. They're fighting for their family's benefit. Nakikipaglaban sila para sa kanilang mga pamilya, pansariling interest. Diba? Sana po makarating ito sa mga tao at makapag-isip po talaga kayo. Lalo na kayo mga patuloy na nabubulagan. Anyway, maraming salamat po.
sa inyong pag-share, pag-comment, pag-like nitong ating video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para maging updated ka sa magandang klase pang talakayan. Tararan!